Ito po yung aming tema. Uy, matla naman. Nasimo naman yan eh. Yan. Isang pamilya, napakalaga na papakinggan natin. Bawat isa ay pinakinggan. Ngayon po ay last batch po ng ating parents retreat. Dito po ginanap sa Tamaril, Laguna. So ito po yung aming topic ngayon sa aming parents retreat. Ito po yung aming tema. Uy, matla naman. Nasimo naman yan eh. Yan. Medyo pasensya na po kasi nawala na. Nakairit away lang po si Boss Maki. Ito po yung pamagatang ating tema ng ating parents retreat 2022. Matatag na pamilya. Yan. Pamilyang Pilipino para kay Kristo. So ito po yung tema namin. Ito po yung dito po namin hinuhugot yung mga tinuturo namin. So kailangan po ang aming layunin maging matatag ang pamilya. Kasi pag naging matatag ang pamilya, ito ay magiging maayos, magiging maganda para sa bawat isa. Higit sa lahat, para kay Kristo. Yan. Yan po yan. So ito po yung ating technical area. Yan po yung tumitira niyan si Boss Maki. Po yan. So meron tayong 3 days dito para sa activities na ito. Puntahan po natin yung mga kasama natin kasi nagmi-meeting sila doon para sa mga gagawin dito para maging mas smooth ang galawan dito, tingnan natin. Dito muna tayo sa kitchen, yan po, busy sila sa unang araw natin, ha. Yan, tumitira sila ngayon, ha. Busy ang mga yan. Magawa ng sabon. Pwede ba, kasama ba sa ano, kakainin natin yan? Pre, ito yung pagkasahog, dishwashing liquid. Ayan, dishwashing liquid po si po ang mga kasama natin dito, yan. Sa kitchen. Kitchen pa lang yan. Ito, blandin na. Nag-foreigner naman ito isang ito eh. So, nag-foreigner na po si Mike, ha? Bakit nag-foreigner ka na, Mike? Ano nangyari? Tay. Ano nangyari sa buhok mo? Tinirit ko lang sa sarili ko, Tay. Ah, okay. Tinirit niya kasi malaki kinita niya. Yan. Malaki po kinita ni Mike. Kaya medyo ano, ha? Mike, medyo na to. Itong dalawa kasama natin. Kasama mo to, oh. O yan, dalawang yan. Mga taga-tundok po yan, ha? Yan, dali. Dito naman nagmi-meeting dito sa banda rito. Meeting po sila rito. Yan. Ayan. Meeting po sila para sa mga program and activities dito. Ayan. So, simamayan po na muna dyan. Simamayan. Sinasabi niya mga dapat ano mga action mga gagawin, ha? Ayan. Busy ang mga kasama natin. Para po ito sa tanghalian natin. Ang ginagawa nila. Pero ang ating dessert po ngayon ay pakwan. Ang ating ulam ay tinolang manok. Si ate na naman po ang kasama natin, ha. Tinolang manok. Ito naman po ay passion fruit. Passion fruit dyan. Ginagawa po namin yung juice yan eh. Ba't ito nag-juice ito? Sasagutin tanong, ayan. Okay? Mula din sa verse na yan. Bakit ba kailangan po maghanap buhay? Meron tatlong bagay lang. Bawat isa sa atin, sa sobrang family mo yan. Bakit pila sa inyo ako? Ito po yung mga magulang, mga nanay at tatay magkaroon na kayo official yung nasa CBN. Ito po sila. So ngayon po ay ina-orient po sila para sa kanilang workshop. Mag-workshop po sila ang mga nanay. Meron po tayong limang workshop. Doon po sa Paskevin po ang nag-orient sa kanila. Both of this workshop, meron lang po dapat 6 na participant. Napaliwanag po ni Paskevin ang nangyayari sa Pinat. Sa workshop. Sa Pinat, hindi pwedeng sumobra ng 6. Yan. Yan sa paggawa ng morkon, alam niyo ba yung morkon? Preset. Okay. Ito po yung mga magulang. Pagawa ng peanut butter. Okay. At mukha. Ano po yung isa? Dishwashing. Preset. At saka preset. Okay. Ibang ano po. So, limang ano yun? Pilitin na, gusto mo ba peanut butter? Sila po yung mga gagawa ng peanut butter. Ito. Sabi niya, oo, sabi mo gusto mo. Grupo ng peanut butter. Hindi ka na ito, Mari. Dito ka na. Okay. Mas peanut butter yan. Pito po. Pito. At ang nanalo. Ay, hindi. Hindi po ito pa. Tatay Joey, saan po ang peanut butter? Okay. Peanut butter sa po. Sa baba. Na. Dito. Sa may bandang. Sa kitchen. Ayan. Ito naman po mga pangalawang grupo. Walo lang po. Lahat po ba kayo talagang
Kamurkon kayo ay mga kamurkon naman po ito. Gagawa naman po sila ng murkon. Beads. Yeah, sa murkon sila. Murkon ang kanilang workshop. Sige mo. Kila sila 24689. Okay, siyempre sila sa ng dalawa. Okay. Ako kailangan ko magbawas ng dalawa. Okay. Sila nanay nababas po sila kasi sobra po yung bilang nila. Ayan, dito. Dapat okay. Pito lang dapat ang magmumurkon. Okay. Okay, nai. Okay, ang pangatlong grupo natin, ang pangatlong grupo natin ay gagawa ng mga bracelet, beads sa beads to. Beads. Ayan, ganyan ito. Patingan nyo rin na. Ayan. Okay. Ayan, ganyan po ang gagawin nila. Ayan. Ayan. So kayo na lang ang ahatiin natin sa dati. Ito ay. Pagbigyan natin yung ano. Mga bata-bata. Pas, ano ito pa? Saan nagawin nila? Dishwashing liquid. Ito mga dishwashing po. Gagawin ito mga sabon. Mga hugas sa plato. Sila po yan. So yung pang-apat na grupo ay dishwashing po ang kanilang gagawin. Dishwashing. Talagang bibit. Sige, dishwashing. Dishwashing nila pa. Sumati ka po na. Ayan. Pogi naman natin. Ayan. Hello po. Welcome po. Manood po kayo ng Eddie Vlog. Malibit po yan. Ayan. Ayan. Saan to? Okay. Ito na kayo. Saan po yung ano natin? Ano to? Dishwashing. Dishwashing. Ito. Doon po. Ayun po. Ayun sa, ayun. Doon po, doon. Na po ngayon. Kay Pastor Richard. Pastor Richard. Ayan kay Pastor Richard. Doon po dishwashing. And last but definitely not. Ito, mga to. Magaganda natin yung ate. Ayan. Sa CBN. Ate ka pa. Okay. Puro ate kayo, no? Very good, ha? Ayun. Ayun, sino mo, mabira. Wala naman tao kasi. Ano ba lang? Okay. Okay. Itong apat na to ay para sa beats. Ayan mo. Bracelet. Ano ba naman dyan? Ang bila naman eh. Ah, bracelet. Saan sila? Bracelet. Kayo may mga bracelet. Mga bracelet po ito. Kasi kailangan din eh. Oo. Ito po yung tuturuan natin ng bracelet. Sila po yung mag-bracelet yan. Apat po yan. Apat. Ah, okay. Salamat. Salamat. Okay. Ito si Pastor Richard po. Pinapaliwanag yung dishwashing liquid. Isa pong magtuturo na si Pastor Richard. Ayan. Yung talong po yun, nasa ilalim siya. Okay? So, ang talong po. Dito naman po ay beads. Ito, paggawa ng bracelet. Yan. Ang magtuturo ito si Ma'am Julina. Yan. Dito naman po ay beads naman po dito. Sila nanay po ang na-assign dito. Yan ang gusto nilang workshop. Kaya po yung pangsabi. Dapat yung ang gagawin niyo po dito, pwede niyo po siyang hatiin po ito. Ganyan. Flutter niyo po siya para po hindi po siya mahabang tingnan. Ayan. Kung si Ma'am Judy na magtuturo. Ipukulin niyo po siya. Tapos, ito po yung long nose. Sila po yung mga... Ang purpose po niya is mag siya po yung mga... Ito naman po ay... Pre, ano ituturo mo, pre? Sila naman po apat. Mga youth ay bracelet ang kanilang pag-aaralan. Bracelet naman po sa kanila. So, ang instructor po natin dyan. Wala pong ibang ating kapatid na si Tatay Richard. Ayan. Tapos yung sukat po niyan. Ito po yung mga gamit. Kadoble niyo. Bracelet po naman yan. Yung dishwashing po, ayan, tapos na. So, ang tumitira po nito si Mamahalya. So, okay ka lang dyan, Mamahalya? Okay na, okay. Ay! Mahal na Natalia. Ah, sorry pala. Natalia pala to. Sorry, sorry, si Natalia pala. So siya po ang naghahalo-halo yan. Medyo masakit sa ano yan, sa kilikili ha. So tiyaga-tiyaga lang po tayo dyan. Nakagawa na po ba kayo? Ayan, nakagawa na si ate. Yan, isa. Ito. Yung pag-lock po, ganito. Nakagawa na po siya. Dito naman ay paggawa ng peanut butter. Ito yung hilingan. Hilingan yung mic, di ba? Hilingan. May ganyan ka ba sa inyo? May ganyan ka? Ano tayo? Anong ginagamit mo? Ha? Ipad dito. Ito kasi si Mike. May Google Group Peanut Butter. So sila po yan. So ito po yung Peanut Butter. Yan. So nai, pawa kayo nai. Yan, may isa na po tayo nagawa. Yan, yan. Yan. Sa Peanut Butter. Masarap po ba si Tinapay? Masarap. Ibig sabihin, very good itong ginawa ni nanay, ni ate. Ayan. Dito sa kabilang murkon to, si ate nagturo. Ayan. So tapos na. Oo. So ito po yung murkon na ginawa ng workshop. Murkon to, ano? Yung murkon, di alam mo itong gawin? Hindi ko nakita paano ginawa eh. Oo, nakang ginawa ni Pastor. Baboy lang po yan, baboy. Yan.
Ngayon, pinapakuluhan. Hindi mo ito piniprito, pinapakuluhan lang ito, no? Pinakukulahan po sa pinirito mo lang ako. Alam mo ito paano gawin ito? Ha? Alam niyo paano gawin ito mukon? Oo. Paano ba ito? Ano ba yan? Baboy? Baboy na, ano? Ay si ate, sige. Ay si ate, alam niya pa, alam niya ate. Yung parang pinapa. Oo. Oh. Ayan. Si ate, kung bakit niya alam yung paggawa ng morko, kasi nagturo, kapatid niya. Tama, ayan, dali. Ayan. Ayan, so, yun po yung paliwanag, kung paano gawin yung morko, ha? Kung paano morko, yan, yan po yan, ha? Yung pinaliwanag ni ate. Ang peanut butter, medyo maingay lang talaga. Medyo maingay, ha? Ayan, ginagawin niya po yan, paggawa ng peanut butter. Eto, luto na to, eh. Tali, suportado po natin tayo niya na. Five, ilan? Five kagad. O, lima. So, yan, malapit na po tayo. Mga nanay na nakaupo dyan mamaya. Malapit na po tayo mag-limang milyon. Dali sa kanya. Salamat sa'yo. Sali mo nga ako dyan. Yan. Ngayon po, habang, yan, nagpapahinga kami, ito kami. Ito yung mga kasama natin. Ito yung mga kasama natin sa gawain na ito. Tuloy, hindi po kinain ni Ma'am Natalie. Diyos Joey, anong tinitira mo? Sa panghugas to ng mga plato, Joy. Yan, Joy. So habang nanonood tayo ng video ng mga basketball, ayan, yan po yung pinapanood niya. Ipanood tayo ng laro natin. Ayan. Ipanood tayo na matatapos. Okay. Ito po si Boss Maki. Si Boss Maki po gumagwapo na. Malaki po ang improvement ni Boss Maki ngayon kasi una, talaga, sa December masaya po siya kasi maraming pong darating sa kanyang blessing. So habang naghihintay po tayo sa tanghalian, si Tatay Neng at saka si Boss Jonald ay nag-1-on-1. 369 Lusutan. So yan po sila ngayon. I-dokumento po natin ang kanilang mga ginagawa. Yan na. Ayan ha. Pinakitaan si Tatay. Yung kaso may foul eh. So wala pa pong shooting tayo rito. Wala pang shoot ha. Yan. So ano po to? Labanan po to ng mga galing. Ayan o. Talaga mukha yata ang kinakarinig ni Boss Jonald ha. Ayan ha. Uy, walang ano yan. Walang mananalo pag ganyan. Ayan na. Ayan na po. Ayan na si Boss Jonald. Ay, pinake niyo si Tatay Neng. Kaso wala. Sablay. Sablay po. Tatay Neng naman po ang bibira. Tatay Neng! Tapos ka na. One down. Oh, one zero yan. Hindi, pag umayon, lusot na muna yan. Lulusot na yan. Ayan na. Op. Wala. Patay. Ayan ang problema. Ayan na. Patay, yan na o. Oh. Ayan na po. Ayan na. Patay. 2-0. 2-0. Medyo nagdadaya. Sa panlabasa talaga? Sa 3? O, oh, sige, sa 3. Oh, 1-0 pa rin, 1-0. Ayan na, Tatay Neng. Hindi natin ubra kay Tatay Neng yan. Ayan na, ayan na. Patay. 2-0. 2-0. 369, lulusot na yan. 2-0. 0 si Jonald, 2 si Tatay Neng. Ayan na. Ayan, Tatay Neng, for the win. Patay. Oh, lusot na muna. Lusot na. Ay, ano yung sadusado? Sado. Patay tayo. Sadusado eh. Ayan na. Bubawi pa. Wala talaga. Okay. Ayan. Naka-isa siya. Okay. Ito po ang finished product ng mga nanay. Ayan yung mga finished. Ayan yung tayo. Pinus to. Ayan ito. Finished product po yan. Sa beads to, no? Dili na. Ayan. Mga ano? Mga necklace ba yan? Christmas holder. Ayan. Ano mga ginawa nila? Christmas holder. Gumawa po sila ng mga face mask holder. Bracelet. Hikaw. So, yan po yung mga ginawa nila. Ito ay face mask holder. Ito ay bracelet to. Ayun din pala. Ito ay pintas. So, yan po yan. Ayan, ito yung bracelet po. Ayan, yan. Ayan, yan naman ay bracelet yan. At ang ating tagapagturo, walang iba ang ating ikina Julina. Ayan, Julina. Ayan, si Julina. Oy!
Ayan po ang finished product ng ano to, pre? Bracelet. Yan. Ayan po si nanay. Nakano siya na ng isa. Yan. Kagawin na po rin sila at nagpaparapon po si Pastor Lance. Yan. Nagpaparapon po si Pastor Lance. Pastor Lance, nagpaparapon. Yan. Ayan na po yung ating mga participant. Ayan na sila. Pasayon si po! Na, ito, si nanay na natawag. Nanalo po siya ng parapol. Ano yung parapol ni nanay? Oy! May San Mig Coffee ka. Ayan. Mula kay Ma'am San Julina. San Mig Coffee po kayo pinanalo. San okay. San Mig Coffee, ano yun? San Mig na kape. Ayan. Nanalo po si nanay, ha? San Mig na kape. Okay, next raffle. Okay. Next raffle po natin. Next, si nanay to. Juliet Dapsola. Nanay Juliet. Okay, nanay. Yan, siya po ang natawag. Ano pinanalo niya? Nanalo po siya ng kape. Greatest White. Okay. Yan, Greatest White, nai. Greatest White. Yan, next. Okay, pangatlo po, pangatlong raffle. Pangatlong raffle. Nandito ba si Rocky Flores? Rocky Flores, ayan. Alright. Pangatlo, pwede po na pumila. Ayan na po, naka-sandbig ka, ayan. Okay, meron pa. Siya po nanalo sa pangatlo. Kompleto na po ba lahat ng church nandito na? Tingnan niyo mga kasama niyo po. Ayan na po ang lahat. Okay, next si Janriel Fajardo. Uy! Kasama ba kayo yun? Fajardo rin yung pass. Ayan po ang pang-apat na nalo. Okay, may sandwich coffee. Ito yung panlima na bunot sa parapol. Puro kape lang po ang pinimigay natin. Yan, puro kape. Okay, yes na! Mag-thank you ka sa kasanmig. Pakita mo. Yeah. Sinanay. Sinanay ang nanalo ng kape. Ayan. Sanmig din po kayo pinanalo. Okay, ayan. Last na po to. Last. Last. Last prize. Last prize po yan. Si Noel Frank. Ayun, si ang nanalo. Last prize. Ngayon po ay last day na po ng aming parents retreat sa Laguna. Last day po namin yun. Kaya busy po ngayon si Boss Maki, si Julina, saka si Pas Kevin. Kita niyo naman po, seryoso. Ganyan po ka-busy talaga yun. Tata Richard mukhang medyo busy din na konti, ha? Ayon po sa ano. Ayan. Salamat. Ikaw ang inaano po pa. Ay, hindi. Inaanda po ang ating paawit dito sa mga parents na to. Coffee in the morning. Yan. Mas makibising-busy po ngayon eh. Pero si parang Richard medyo nag-iisip sila kung anong maganda gagawin. Kakapi lang kami kasi nasold na yung kaso namin sa bangus. Actually, kanina pong madaling araw eh nagka-problema sa bangus. Hindi yung bangus yung problema, yung nag-report. May problema po yung nag-report ng bangus. May nawawala daw pong bangus. Tata Edsel, shoutout sa'yo. Shoutout kay Tata Edsel kasi nireport mo yung bangus na nawawala. Ang katotohanan po pala ay walang bangus na nawawala. Papag-games muna tayo. Jen, sali ka. So kailangan natin ng 8 teams para sa games na to. Ito yung mga player natin sa mga palipaligid lang, ha. 1, 2, 3, 4, 5. Kulang po kayo niya, Tani. Simula na tayo. 8 grupo. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 6 lang pala. 6 na grupo lang. Ayan na. Kan. Ayan, magsisimula na pong palaro. Ang palaro po natin ay hatakan ng basahan kasama ang kaso. So ayan, inalan po matapos lang. Ang bawat group po ay merong 8 na member. Wait lang, ibang ko pa pala. Ayan na. Nagino po na sa isimito, taan para pag-umitig po sila. Isa pa! Dali lang po, nagkaroon ng problema. Bawal po ang upuan dito sa rugby race na court. Ayan. Ayan ang gagawin nila. Doon magsisimula. Ayan. Oh. Mula doon, hanggang dito yan. Oo na po yan. Ayan. Tapos hatakin ng basahan. Pagkita roon. Ayan. Ayan. Ayan, pa-dance na doon. Tapos
tapos ibabalik. Ibabalik, ibabalik dito sa pinagkalingan. Ayan. Ubusin ko yung walong baso. Ayan o. Ayan na. Ready? Bawal! Disqualified yun, namin ako tapagun, ha? Ayun na po, game na po. Kaya trial lang yun. Diretso na to, laban na to. Okay. Yung mga mamaya mo kaya, mag-gusto pa na lang to kayo mamaya. Hold, ready pa na lang. Set! Go! Ayan. Atake nila, pabalik doon sa pinanggalingan. Ayan. Ayan na! Naiwan po isa, naiiwan. O, oh, advantage po yun, o. Oh. Ayan, advantage po yun. Ayan na. O, na yan, discarding, hati balik. Ayan. May kasama na, konti lang yung daya. Konti lang naman yung daya, konti lang. Ayan. Ayan na. Ayan na. Nakapaspasa po tayo dyan. Bilis, pagbata na, mabibilis. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Leading ko ang group. Leading. Group 5. Ah, si nanay. Ito si nanay, ito mo naman, o. Oh. Ayan na si nanay. Ayan na si nanay. Yari nga yung nanay. Karamatong kalabano si nanay. Ayan na. Ayan na. Ay, laban niya si nanay. Pabalik na si nanay. Pabalik na si nanay. Kalmado, kalmado lang. Para lang yung mamasyal sa luneta. Ayan. Okay. Ayan pa, isang nanay. Ayan. Ito pa, isang nanay, oh. Ayan na. Ayan, ito si nanay. Mukhang ito naka-black. Mukhang mabilis. Mukhang mabilis. Mukhang sports, ano to? Sports-minded. Ayan, bilis, oh. Ayan. Oh, talaglag po. Ayan na! Ayan na si Sinabang Bibila! Hop! Ito na problema! Ayan, sa atin. Ito, dalawa na lang po na sa group ito. Dalawa na lang, sa group 1. Sa kabila, isa na lang. Ayan, si Lola yun ah. Ayan, si Lola. Ayan. Winning na ito, winning na ito, winning shot, winning game. Ayun, group 3 po ang nanalo, group 3 itong team na ito, group 3. Sila yung nanalo. Ayan. So, ang nanalo po natin, group 3. Ngayon pong umaga, ang speaker po ng aming session ngayon ay si Ka-Eddie po. So, siya po ang mag-mensahe patungkol sa matatag na pamilya. Ito po si Ka-Eddie. Yan po. So, yan po ang kanyang mga tuturuan po. Pamilya po yan, tsaka mga bata na beneficiary. Yan. Ito na po, mag-umpisa na po ang pagsasalita ni Ka-Eddie patungkol sa matatag na pamilya. Okay, punta na natin po sa hula-hula ng bata sa mga nangyay, sa mga nangyay. Ako ka ulang, ano? Hello, hello, eto. Parang may bike ka rin eh. Sige po, nagpalit po tayo ng bike kasi medyo mahina yung isa. So pinalakas po natin. Para dinig na dinig talaga ninyo at maunawaan po natin, maintindihan natin. So salamat po sa pagkakataon ito sa umaga ito. It's a honor and privilege na makakadaopang palad po kayo, makapagbahagi po sa inyo. Upang sa ganun eh, may makakuha po tayo. So,
So, bago po tayo magsimula sa ating konting pag-aaralan, tayo po na po yung manalangin. Sige po, tayo po lahat ay tumayo, tayo po yung manalangin. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Salamat sa katapatan po sa amin. Salamat sa magandang araw. Salamat sa kasiyahan, kagalakan, ng mga kami. Maraming dalawin, Panginoon, sa araw po ito, sa pagkutuloy ng Panginoon, kaya na po sa patuloy na mag-uusap sa buhay ng mga isa. Sige po, alam po sa kanyang mga isisan, itong sa Panginoon, maraming salamat ang aming pag-aaral. Ang mga anak, pakita sa kamay, ilan mga anak dito? Yan. Pakitaas ba? Pakitaas. Yan, mga anak. Ito. Yan. Mga kuya, meron po ba dito mga kapatid na nakakatanda, mga kuya, ate? Meron po ba? Ayan. Salamat po sa mga nagtaas sa kamay. So, sa umaga po ito, ang ating pag-uusapan at ito pang huli ay matatag na pamilya. So, napakahalaga po na ang pamilya ay matatag. Tama po ba? Kasi pag ang pamilya ay matatag, hindi po ito kayong dibain. Tama? So sabi ko, para maging matatag, kaya nga po ang pamilya ay meron tinatawag na haligi ng tahanan. Ang tatay po ang haligi ng tahanan. Tama po ba? So ibig sabihin haligi, pampatibay po yan. At ang nanay, ang ilaw ng tahanan na mabuhay babahagi na upang ang pamilya ay maging matatag. Sabi po rito, sa unang bagay po ay marunong makinig. Ulitin nyo, isang matibay at matatag na pamilya, kailangan ang elemento ito, ang pamilya, ang tatay, ang nanay, ang mga anak, dapat po marunong po silang makinig sa bawat isa. Ang bawat isa po ay pinakikinggan. Tama mo ba? Ang bawat isa po ay pinapakinggan. Kaya nga po minsan, kung bakit minsan yung mga anak, hindi na po nagkukwento, nagsasabi sa mga nanay ng kanilang mga damdamin sapagkat magsisimula pa rin sila, sinasaway na sila, huwag ka na magsalita. Tama mo ba? Magsasalita pa lang, magkukwento ko lang ng kanyang damdamin, hinukwento ka na ng tatay o kahit ang nanay, huwag ka na magsalita. Ito yung problema. Alam ko na sasabihin ko. Paano mo nalaman, hindi mo baka napapakinggan? Yan. Tama mo ba? Paano mo nalaman na alam mo na ang sasabihin ng anak mo? Hindi mo pa nga napapakinggan. Ito po nagiging problema kung bakit yung mga anak, minsan hindi na po nagsasabi sa magulang. Saan nagsasabi? Minsan sa kapitbahay. Ang problema doon sa kaibigan. Doon na lamang po sila naglalabas na sama ng kanilang mga damdamin o kanilang mga naranasan. Sapagat yung minsan yung kaibigan, yung kapitbahay, yun po yung nakikinig sa kanila. Ang unang-una po dapat makinig sa inyong mga anak, walang iba po, yung nanay at yung tatay. Tama po ba? Minsan din po, minsan kung bakit nagkakaproblema ang mag-asawa, si Darlene, si Pangga, si Palangga, minsan si yung babae, hindi pinapakinggan si lalaki. Darlene, tulog sa gabi. Mayroon sana sasabihin siya, huwag mo na sabihin sa akin, pagod na ako eh. Nakakangyanan ba yun? Kapag ang, alam mo, si lalaki, dalawa lang kasing tatay dito eh. Di ba tayo? Kapag ikaw may ikukwento sa kay nanay at hindi ka pinakinggan, ano damdamin mo? Masama ang loob mo. Tama po ba? Di ba tayo? Di ba? Tama po ba? O, di ba? So, ganun po yun. Kaya napakahalaga po sa isang matatag na pamilya. Ang isa po mahirap ng trabaho sa buhay ng isang tao ay makinig. Tama po ba? Isang ka pamilya ng kwento. Hindi mga tapos kinukwento na na, binablanko mo na, alam mo yan, tama na. Diba? Tatay ng minuto. Maharami mo agad. So, napakasarap sa isang tao, sa nanay o sa tatay, yung marunong kong makinig sa anak mo. At yung anak na'y mahalaga rin na marunong din makinig sa magulang. Yung nanay ko kumatanda na, sa ibigilin na po siya, every time na magkikita kami, marami sa nilo ko ito, ay napapansin ko sa nanay ko, kapag natupalit, ulit-ulit na lang. Pero pag nagbawin doon sa akin, masayasay, ganado siya. Ito ulit-ulit. Kapakinggan mo lang siya. Pagkatapos siya magkwento, hindi ko sabi ko siya, sasabihan niya, narinig ko rin, nakwento mo rin sa akin, ay, hayaan mo lang siya. Ang isang bagay na nakita ko, pag pinakinggan mo siya, after yung magkwento, masaya siya. Kahit na ulit-ulit yun, hinayaan mo lang siya. Ang isang tao mo pala, kapag siya napakikinggan, kapag sa lalabas natin ang damdamin, after po ito, nagiging masaya. Maraming nawawala sa kanyang katawan.
Nakuha pa sila natin yung mga nagwewelga. Sa tingin ko, magtaas sila sa swerte dyan, yung mga estudyante nagwewelga na. Kasi bakit sila nagwewelga? Kasi gusto ng mga estudyante, mapakinggan sila sa paraan ng pagwewelga. Mailabas ang kanilang damdamin. Di ba? Kaya po, isang matatag at matibay na pamilya, para po yung anak natin, hindi na kung saan-saan pa nagkukwento, naglalabas na kanilang mga damdamin, ang dapat mong tagalay ng nanay at ng tatay ay yung matuto kang makinig sa anak mo. Matuto kang pakinggan sila. At yung mga anak naman, mahalaga rin po na matuto rin yung makinig sa iyong mga tatay, mga magulang sa nanay at tatay nyo. Misan, di ba, anay, huwag na po. Narinig ko sa inyo, ulit-ulit naman eh. Okay lang ulit-ulit, pakinggan mo ng pakinggan. Hindi masama na ulit-ulit na sinasabi ng mga magulang mo na hindi na pakinggan. Pakinggan mo sila na pakinggan sapagkat merong magandang nararamdaman sila kapag nakikinig ka. Di ba? Tama po ba? Napakalaga po sa buhay po ng sa isang tahanan. Tatay, nanay, mga anak. Hindi rin yung mga anak na minsan hindi pinapakinggan ng magulang. Yung binablangan na, meron mo ba? Binadumas sa kamay, baka makilala ka. Mahirap, mahirap, baka mamukaan. Di ba? Senyorito yung si nanay, hindi pinapakinggan ng kanyang asawa. Hindi tatay. Pero huwag na rin po dumas sa kamay. Ano po damdamin na bigat? Di ba? Sa kayo po tinuturuan po tayo. Sa isang pamilya, napakalaga na papakinggan natin. Bawat isa ay pinakinggan. Ayan po, unang puntos pa lang po yan, ka-Eddie. Ano ka eh, komportable ka, safe marunong ka, makinig. Panatag ka, payaka ka. So magiging mangyayari lamang po ito. Ako ay meron po akong dalawang anak, panganay ko po lalaki, gusto ko po bae, at naging isang asawa lang. Opo. So minsan po kasi yung asawa ko, kasi guro, ano pang guro, gusto lang yung magturo niya eh. Yan sa bahay siguro nandala. Sabi ko na ako ng lalaki, pag pinagsasabihan siya, mami kasi tawag niya. Kasi gusto ko po yung mama na kami niya, nagpatawag po mami ang tali. Baka sa paranan po yun, yung mama na ako. Sa tawag pa lang, mayaman na daddy, mami, di ba? Sabi ko na ako ng lalaki, may narinig ko na sila eh. Alam mo yun, parang may problema agad. Bata pa lang po, 13 years po yung panganay ito eh. So yun yung dinidevelop po sa tahanan namin. Kasi lalo magpagod ka, mapagpagod ka, limbawa, galing kang trabaho. Kasi ang pamilya, ang isang pamilya po katulad po ng walis yan eh. Kapag isang bungkus ng walis, ay sama-sama matibay mo yan, malakas mo yan. Tama ba? Pero ang walis, kapag dalawa lang, mahina yan. Ganun po ang pamilya. Kapag ang pamilya ay sama-sama, matibay mo yan. Yan ang wording po ni Ka-Eddie. Ang pamilya na sama-sama, hindi at nagmamahalan, matibay mo yan. Ting-ting. Hindi mo pwede pagsakitan, hindi mo pwede sirahin yan. Bakit matibay? Bakit ang isama nila ay matibay? Sila ay nagkakaisa, sila ay pinakinggan ng bawat isa. Sila ay maunong turuan, sila ay sumusunod. Matibay po ang resulta yan. Matibay ang isang pamilya kapag ito po ay sama-sama. Tama po ba? Bakit? Malakas mo yan. Gusto mo ba natin yan? Mga anak, mga nanay, na ang pamilya natin matibay. So yung tatlong ito, tingin ko, kapag ito ay meron po tayo dito sa pamilya natin, magiging matibay po tayo. Okay? So, sorry po. Try mo nga po. Gusto natin, nakita ko po sa huli, para po natin mapanatili ang pamilya natin na matatag. Tanda po natin na ang ating kakayanan ay limitado lamang. Meron po ako isang question na kung saan para po ang ating pamilya ay magiging matatag. Manatiling matatag. Dito po sa aklat ng Joshua. Sabi po rin sa huli, sabi po ni Joshua, ayan. Sabi niya, ngunit ang aking isang bayanan, but for me and my household, we will serve the Lord. Ang isang pamilya po, may English na sila, hindi. Na mayroong Diyos, ito po ay magiging matatag lalo. Amen. Sa buhay mo, sa pamilya mo, dapat hahanapin mo ang Diyos. Tama po ba? Sapagkat ako po yung iniwala ang ating kakayanan ay limitado lamang. Si nanay, si tatay, ang anak ay limitado lamang po ang ating kakayanan. Pero po kung hahanapin natin sa pamilya natin, sa buhay natin ang Diyos, magiging unlimited po ang ating pamilya. Tama po ba? Magiging
unlimited po ang ating pamilya. At ito po ang magpapatibay sa atin. Tainay, mga anak, hanapin natin sa ating pamilya ang Diyos. Hanap, ito po talaga ang magsisenyo ng katibayan ng ating pamilya. Sabi nga po, the family that's pray together. Sinisin natin ang konti para may balang. The family that's pray together is stay together. Together. So napakalaga po sa isang pamilya na meron Diyos. Napakalaga po sa isang pamilya na isang pamilya po ay nananalangin. Kaya nanay, tatay, mga anak, hanapin po natin sa ating pamilya ang Diyos. Sa pagkakataon po sa bagay ito, alimbawa, sa buhay ng pamilya mo, Lord, nakita ko na wala ka sa pamilya ko kung bakit ganito kami. Kung bakit magulo ang aking pamilya, kung bakit mahina ang aking pamilya. So sa pagkakataon po ito, sabihin mo sa sarili mo, Lord, kailangan ka pala sa pamilya. Kailangan pala kita sa pamilya ko para maging matatag lalo itong pamilya ko. Nakita mo sa buhay mo, wala ang Diyos. Ah, kaya pala ganito, dahil wala ang Diyos. Sa pagkakataon po ito, nasa tamang lugar ka po, nasa tamang programa ka po. Para matinibay po ang ating pamilya. Tayo pong lahat ay tumayo. So, patapos na po si kay Eddie Vlog sa kanyang pagsasalita. Yan. Gusto po ng Diyos na ang pamilya po natin ay matibay. Gusto po ng Diyos ang pamilya natin matatag. Gusto ng Diyos, si nanay at si tatay, ang ating mga anak ay matibay. Subalit sabi ko nga po, hanapin mo ang Diyos sa buhay mo sa pagkakataon ito. So lumapit po tayo sa Diyos sa umaga po ito. Lumapit po sa Panginoon. Kung sabi po natin ang Panginoon, sabi mo, Lord, gusto ko maging matibay ang aking pamilya. Gusto ko maging matatag ang aking pamilya. Gusto ko maging matibay ang aking pamilya. Kailangan pala kita sa aking pamilya. Ito pala ang sentro. Maraming pamilya. Ito ang salita ng Panginoon na mayroong Diyos, ito po ay magiging matatag lalo. Amen. Sa buhay mo, sa pamilya mo, dapat hahanapin mo ang Diyos. Tama po ba? Sapagkat ako po naniniwala ang ating kakayanan ay limitado lamang. Si nanay, si tatay, ang anak ay limitado lamang po ang ating kakayanan. Pero po, kung hahanapin natin sa pamilya natin, sa buhay natin ng Diyos, magiging unlimited po ang ating pamilya. Tama po ba? Magiging unlimited po ang ating pamilya. At ito po ang magpapatibay sa atin. Tainay, mga anak, hanapin natin sa ating pamilya ang Diyos. Anak, ito po talaga ang magsisenyo ng katibayan ng ating pamilya. Sabi nga po, the family that's pray together. Sinisin natin ang konti para may balang. The family that's pray together is stay together. Together. So napakalaga po sa isang pamilya na meron Diyos. Napakalaga po sa isang pamilya na isang pamilya po ay nananalangin. Kaya nanay, tatay, mga anak, hanapin po natin sa ating pamilya ang Diyos. Sa pagkakataon po ito sa bagay ito, alimbawa, sa buhay ng pamilya mo, Lord, nakita ko na wala ka sa pamilya ko kung bakit ganito kami. Kung bakit magulo ang aking pamilya, kung bakit mahina ang aking pamilya. So sa pagkakataon po ito, sabihin mo sa sarili mo, Lord, kailangan ka pala sa pamilya ko. Kailangan pala kita sa pamilya ko para maging matatag lalo itong pamilya ko. Nakita mo sa buhay mo, wala ang Diyos. Ah, kaya pala ganito, dahil wala ang Diyos. Sa pagkakataon po ito, nasa tamang lugar ka po, nasa tamang programa ka po. Para matinibay po ang ating pamilya. Tayo pong lahat ay tumayo. So, patapos na po si kay Eddie Vlog sa kanyang pagsasalita. Yan. Gusto po ng Diyos na ang pamilya po natin ay matibay. Gusto po ng Diyos ang pamilya natin matatag. Gusto ng Diyos, si nanay at si tatay, ang ating mga anak
ay matibay. Subalit sabi ko nga po, hanapin mo ang Diyos sa buhay mo sa pagkakataong ito. So lumapit po tayo sa Diyos sa umaga pong ito. Lumapit po sa Panginoon. Kung sabi po natin ang Panginoon, sabi mo, Lord, gusto ko maging matibay ang aking pamilya. Gusto ko maging matatag ang aking pamilya. Gusto ko maging matibay ang aking pamilya. Kailangan pala kita sa aking pamilya. Ito pala, sentro. Maraming pamilya.